Hello, hello again. So, ito na yung second part ng ating tutorial para sa sequence. So, ito, it's another sequence, type of sequence. So, tingnan natin. So, ito, binili na natin yung mga dots para sa inyo. So, meron tayong 2, 4, 7, and 11. And then, ganun din. Same with our first example. Ginawa natin siya ng table kung saan niya yung unang pattern. Meron siyang dalawa. 2, 4, and the rest. So, kung titignan natin, kapag kinuha na natin yung first differences nung itong table na to, papansin natin na 2, 3 at saka 4. Kung babalikan natin, kung para masabi nating linear siya, dapat sila ay pare-pareho. Pero dahil dito sa pagkakataong ito, ang values na hindi pare-pareho, kaya masasabi natin hindi siya linear. Okay? So, sa susunod, titignan ulit naman natin, pag sinubtract natin ang bawat isa dyan, makita natin na yung difference ng ito ay equal. Ito nga pala ay tinatawag nating second difference. Okay? So, meron na naman tayong summary magagawa dyan. Sabi dito, if the second difference is equal, then the sequence is quadratic. So, if you remember, sa dati yung mga math subjects, kung napag-aralan yung mga quadratic equations, ang quadratic equation ay meron siyang flat na parabola. Okay? So, para dito sa pagkakataong ito, kung ipa-flat natin siya, magmumukha siyang kalahati ng isang parabola. Okay? So, I think hindi na kailangang i-flat yun kung meron akong idea kung ano ang parabola. So, para mas mabilis pa tayo dito, pwede na nating i-try or evaluate yung ating equation kung ito ay isang kung nararapat ba yung equation na to para dun sa sequence na ito. Okay? Okay. So, evaluate natin ang mga terms. Tignan natin kung itong equation na to ay tama para sa sequence na meron tayo. So, kapag ang n natin ay 1, lagay natin dito a1 is equal to 1 half multiplied by 1 squared plus 1 plus 2. So, lalabas na ito ay 1 plus 1 plus 2. So, ito magiging 4 divided by 2. So, lalabas na ito ay 2. Okay? So, first entry natin sa table ay tama. Kapag n natin ay 2, ito ay magiging a2. 1 half times 2 squared plus 2 plus 2. So, ang a2 natin ay magiging 1 half 4 plus 2 plus 2. So, 1 half times 6 plus 2 ay magiging 8. So, 8 divided by 2 ay magiging 4. Doon tayo sa pangatlo. Kapag ang n natin ay equal to 3, a3 would be equal to 1 half times 3 squared plus 3 plus 2. So, 1 half 9 plus 3 plus 2. So, 12 plus 2 magiging 14 multiplied by 1 half, ito ay magiging 7. So, kung titignan natin, meron tayong values na 2, 4, and 11. Ay, 2, 4, and 7, which matches yung table natin sa taas. So, masasabi natin na equation na to ay para dun sa sequence na iyon. Okay? So, testing lang. What if tinanong tayo sa pang-sampung pattern, ilang kaya yung dots na makikita niyo? Okay? So, ano kaya yung AN? So, ito yung mga kadalasang tinatanong. Just in case. So, meron tayong equation dito. A10. So, 1 half 10 squared plus 10 plus 2. So, 1 half. Ito yung magiging 100 plus 10 plus 2. So, makikita natin, this would be 112. So, pag dinivide natin yan, magiging 56.
Okay. So kapag ginawa natin yung dot pattern na yung kanina, kung dun sa pang-sampu, meron tayong makikita 56 na mga dots. So ngayon naman, i-consider naman natin itong pangatlong form ng sequence na makikita natin, puro siya triangles. Okay. So ito, kung bibilangan nito, ito ay 3, ito ay 6, ito ay 12, at ito ay 24. So, ang bilis ko yata nabilang. Nabilang ko na yan kanina pa. Okay? So, itabulate ulit natin para mas madali siyang makita kung saan. Sa unang part, meron tayong tatlo. Sa pangalawa, may 6. Pangatlo, 12. Sa pang-apat, 24. Kung try natin kunin yung kanyang first difference, lumalabas na ito ay 3, ito ay 6, at saka ito ay 12. Kahit kunin natin ang kanyang second difference, ito ay 3, ito ay 6. So, sa unang difference, hindi siya equal. Sa pangalawang difference, hindi siya equal. So, hindi na siya linear. Hindi na rin siya quadratic. So, hindi na siya quadratic. So, ibig sabihin, kapag ganito yung nakikita nyo, try nyo tingnan kung ano yung possible relationship ng bawat isa. Kung titingnan natin yung second term natin, ito, pag i-relate natin siya dito, nag-multiply lang tayo ng 2 para makuha yung pangalawang column. Kung try natin tingnan yung third column natin, yung second column natin, minultiply lang natin ng 2 para makuha itong 12. Tama? Yung fourth din, ganun din. Yung fourth column, if you multiply this by 2, ito rin yung kalalabasan. So, mapapansin natin, instead of common differences, meron tayong tinatawag na common ratio. Okay? Merong common ratio or common value na minumultiply sa bawat term para makuha yung susunod na term. Okay? So, kung makikita natin, wala silang common differences, pero meron siyang common ratio, masasabi natin na itong sequence na to ay isang exponential sequence. So, pag sinabi natin siyang isang exponential sequence, ibig sabihin nun, ang magiging graph niya kapag ito'y pinlat nyo ay kamukha ng isang exponential curve. Okay? Nasa inyo na kung gusto nyo subukan itong i-plot, hindi na natin ipapakita sa video ito. Okay? So, ganun ulit. Try ulit nating evaluate kung ang equation na ito ay nararapat para sa sequence na ito. Okay? So, ganun ulit. Nire-write natin ang table. I-evaluate lang natin yung first 3 terms niya para malaman kung ito nga talaga ang kanyang equation. So, yeah. So, what if ang n natin ay equal to 1? So, evaluate natin siya. I-substitute nilang yung values. Oops, sorry. So, dapat ang equation natin dito ay hindi dapat 3r n minus 1. Ito dapat ay an is equal to 3 times 2 raised to n minus 1. Okay? So, itong equation na to, itong form na to, kung bakit may r, malalaman natin to sa mga susunod na mga video. So, evaluate muna natin siya. So, ito ay magiging 2 plus 1 minus 1. So, 3 times ito. Dahil ito ay magiging 2 raised to 0. So, 3 times 1. So, ito ay magiging 3. Okay? Kapag ang n naman natin ay 2, ang kalalabasan niya, ang a2 natin is equal to 3 times 2 raised to 2 minus 1. So, ito ilalabas sa 3, 2 raised to 1,
Tapos 3 times, so magiging 6. Okay? Susunod, kapag ang n naman natin ay equal to 3, lalabas ay a3 equal to 3 raised times 2, so 3 minus 1. So, ito ay 3, ito ay magiging 8. Oops, sorry. So, ito dapat ay 3, 2 raised to 2, so, ito ay magiging 4 times 3, magiging 12. So, makikita natin, nakuha naman natin, na-define ng equation na ito, yung terms ng sequence na binanggit natin. Okay? So, just in case lang, tinanong tayo, o ano kaya yung kapag yung n natin na equal to 6. Try natin, n is equal to 6. Kapag ang n natin na equal to 6, so this should be a6, magiging 3, 2 raised to 6 minus 1. Okay? So, 3, 2 raised to 5. So, ang 2 raised to 5 ay magiging 32. So, 3 times 32. Tama ba? So, 2 times 2 times 2 times 2 times 2 ay magiging 32. So, kapag minultiply natin yung 32 times 3, this would be 96. Okay? So, yan siya. So, kung isa-summarize natin yung mga forms of sequences na meron tayo, una-una sa lahat, meron tayong linear. Pangalawa, meron tayong quadratic. At pangatlo, meron tayong exponential. Ang pagkakaiba-iba nitong tatlo, una, linear, yung common difference niya, yung first difference niya ay equal. Equal siya sa isa't isa. Ang quadratic naman, sa second difference, doon lang siya nag-equal. Para sa exponential, wala siya. Hindi yung first and second differences na hindi magiging equal. Pero, mapapansin natin, there is a common ratio. Ayan. So, yun yung mga forms of sequences natin. Sa susunod na video, try natin tumalakay ng mga different examples para maintindihan pa natin ito ng mas lalo. Ayan. Thank you!